Kalingap, magandang umaga, tanghali, ayan po, nandito po si Kalingap Dan. Welcome back to my YouTube channel, Kuya Vox Vlogs. Ayan po, no, subrisita po ako ni Kalingap Dan. At siyempre po, dahil na-miss niya po si Alimyon dahil kararating na po kanina. Insakto naman. At ito po, andito po ngayon siya, ayan, kararating lang po. Sila po mag-isa, Kalingap Dan. Konting interview lang. Dahil, kamusta naman, Kalingap Dan, ang inyong ano, pakiramdam na si Joy Diwata ay maraming natuwa pagka magkasama kayo at nandoon ang ngiti, no? Yung ngiti na kusang ngiti, hindi pilit. Ayan. So ano masasabi mo? Ano po, salamat sa lahat ng mga nagsusuporta at natutuwa sa amin lang din ito. Sobrang tuwa nila kasi unang-una yung pagiging superman mo daw. Bakit ka nasa nabansa ka ng Superman? Ako din, nagulat din ako. Tapos, may mga nagsasabi na, yun nga, no? Sa kalam. So, isa na ako dun sa mga title ko dun sa mga live ko na Dan Joy, sa kalam. Kumbaga, sariling ko lang yung version. So, wala lang masama dun. Lahat naman pwede gumamit ng sa kalam kahit sino. Pero dahil sa kalam ka na, tuloy-tuloy ba ang serye? At kailan ba ang part 5? Tuloy-tuloy naman yan. Kada Sabado yan kasi doon lang walang pasok si Joy. So tuwing Sabado lang kami nakapag-vlog nila Kalingap Rab. Okay. Ayan mga Kalingap, no? So ito, nagagaling mismo sa kay Dan ang ating, ang kanyang sinabi. Ibig sabihin sa isang linggo, isang beses lang, pwede na? Oh, kasi hindi naman natin pwedeng sumingit sa schedule nila. Ayun, ang galing. Ang galing ng si Kalinga problem. Ayun. Tama naman din kata ko. Tama din naman isang linggo sa beses kasi may pasok ng sasaman dito Friday. Pero alam mo ba, nakikita ko minsan, no? Nagbabaano doon sa aking wall, doon sa aking Facebook, no? So lumalabas bigla itong si Diwata. Okay lang ba Diwata o Joy? Ano mas magandang pakinggan? Kaya, no? Okay, Diwata, okay naman, no, diyan sa nakilala. Diwata. Lumalabas yung pagiging ano niya, pagiging yun nga, yung TikToker niya. O TikToker ba siya? Oo nga. Pero bagay sa kanya, nakita ko, cute, no? Oo, cute. Siyempre yung kilos niya, siyempre, yung kaya ngiti, talaga namang nakabagbighani, no? Parang ikaw lang din yun. Pagka kayo'y nakangiti at nakaharap sa camera, so maraming natutuwa at maraming gustong-gusto kayong panoorin. So hindi lang kalahating milyon, masigit pa, no? Yeah, salamat, higit pa. So Kalingap Dan, no? So success po yung love team mo ngayon sa nakikita namin, di lang ako. At ako naman bilang tatay mo ay natutuwa naman. Andiyan naman ang suporta ko. So sabi mo nga dati sa akin noon, no, bata pa kayo, kung saan ako masaya, suportado niyo ako. Ako naman ganoon din ako sa iyo. Kung saan ka masaya, suportado din ko ikaw. Ayan. Ngayon, Kalingap Dan. So, parang iba yung naramdaman ko sa iyo ay parang magaan ang loob mo kay Joy. Meron lang akong tatanong. Talaga bang tinamaan ka o ano ba ang naramdaman mo? Yung totoo. Si Joy na kasi isa sa mga pinaka matagal na angels ngayon. So, matagal ko na rin siyang kilala or nakakasama. Kaya magaan ang loob natin kasi mabait naman si Joy. Ayun. Close naman niya lahat ng K-Boys. Ayun. Komportable tayo pag si Joy. Ayun, tama din naman ang sinabi mo, sa tagal niya, hindi nagbabago. Oo, ganun. At marami nang kapagsabi niyan, nababasa ko sa mga comment. Yung nga daw, hanggang ngayon, bigla siyang nakilala ng gusto dahil doon sa love team yung dalawa. At hindi pa rin siya nagbabago sa tingin ng karamihan. So, one time, first time ko siya nakita personally. Pero yung kanyang pag-uugali, nakita ko yung kanyang pino kumilos. Hindi siya yung pasan na lang siya bigla lang sa sabat o magpapaliwanag ka agad-agad. So, hindi niya ginawa. Talaga bang ganun talaga ang kanyang personality? Tahimik talaga siya. Hindi siya yung mahilig makisali. Bigla na lang ano kasi siya kung close siya mga angels, ano siya, madaldal, makulit. Yan nga, sabi nga nila Rose dahil si Joy, jolly, masiyahin talaga. Wow. Pero pagkasama namin, matino, mga professional din naman, gumalaw. No, nakikita naman namin yung kanyang course na nursing. So sa tingin mo kaya niyang matapos yun o kaya niyang
magawa o malampasan niya ang mga problema dahil sabi nga doon sa part 4 na mayroon pala siyang kakaibang sakit. Ano ba talaga? Kaya ngayon kasi pangarap naman niya yun. Kahit naman mahirap yun kung gusto niya talaga. Matatapos niya yun. Kahit na marami siya pagsubok na pagdadaanan sa pagiging nursing. Basta ano, nasa puso niya, matatapos niya. Nandito naman ang kalinga para sumusuporta. O isa ka na rin doon na sumusuporta. Hindi ba siya magdalawang isip kung sakaling ikaw ay nandyan sa tabi niya o hindi mo sa bibitawan o lalo siyang masaya pag ikaw ay carry mo siya hanggang nag-aaral hanggang makatapos sa ano mo lang, sa pakiramdam mo lang. Basta ano naman, nandito ang ating love team tuloy-tuloy. Nandito naman ako para gabayan din si Joy at supportahan. Okay. So bilang love team mo, so sabi mo dati nga nung una mong naging ka-love team for the entertainment lang. So ito ba, ganun din mo ba? Ganun din po ba ito sa nangyari sa inyong dalawa ni Joy? Basta bilang club team? Kung ano yung nakikita nila, yun na yun. Kung ano yung mga napapanood nila, yan, basta bahala na. Hindi naman natin pangungunahan. Ayun. So, hindi namin masasabi, kami mga viewers, na baka bigla na lang meron kang sasabihin na kumbaga meron ka palang lihim na pagtingin o pagmamahal. Halimbawa lang naman yun para sa akin. Kasi di ko naman alam yung nasa puso mo, sa isip mo. So matanong kita, ano ba talaga? May pagtingin o ano ba? Ano ba masasabi mo? Basta si, ano, si Joy ang sinabi natin, ano, special someone. So yun na yun. Yeah, na wow. No? So abangan namin yun. O, abangan namin yung special someone yan kung magkatotoo doon sa totoong buhay. No? So ako wala naman akong total at kahit naman saan na saan ka doon tayo. So yan, no, maganda rin yung sinabi mo. Antayin namin yung susunod na kabanata, susunod na panahon. Sa tingin mo kaya Kalingap Dan? Basta ano, itong laptop na naminirap na ginawa ni Kalingap Club, ano to, para makatulong talaga sa pag-aaral ni Joy. Mga angels, yung mga leading man ay nandito para yun ang way na makatulong. And nakakatulong din lalo na sa aming channel din. Lahat tayo. Kung saan may nakasuporta sa iyo at takadikit, natutulungan niyo yung mga mabababa ang views kagaya namin. So salamat doon sa mga sumusuporta sa inyo at sa mga sumusuporta sa amin. Damay-damay na, no. Salamat sa inyo. Ngayon, Kalingap Dan, bukod doon sa sinasabi mo for the entertainment lang 'yon or papagood vibes lang. So wala bang ibang sikreto sa inyong dalawa? Wala naman. Ano pa lang, nasa ano pa lang kami. Yung getting to know each other ni Joy. Mm-hmm. Parang, ano lang, hindi natin minamadali yung bagay-bagay. Lalo na nag-aaral si Joy. Kaya mas focus, priority natin is yung pag-aaral niya. Ayun. Basta ano lang, yung mga nagsusuporta at mga viewers dyan, huwag nilang pangunahan or mag silang mag-expect para hindi na maulit. Hindi na maulit. Kasi to, tama. Hindi sila tama, no? Magalit. Hindi nila nakuha yung gusto nilang Ayun. Huwag na lang, parang i-enjoy na lang nila kung ano yung mga nakikita. Ayun, maganda yung sinabi ni Kalingap Dan. So, ganoon po ang gawin natin. Ngayon po, siyempre para hindi po kayo malungkot, may pag-asa ba ang mga viewers? O, isa na ako doon na nanonood sa yung dalawa na hanggang ilang part 2 o ilang part na umabot ng mahigit 60 o 70 o 100 halimbawa lang. So hindi magbabago ang inyong pagtinginan doon sa kung saan sa harap ng kamera o sa likod ng kamera. Hindi magbabago naman lahat yun ng mga kinikilos namin doon ay talagang natural na kami mag-usap ni Joy. Yun, ganun talaga. Ayun. Paano yung sinasabi mo na abangan o yun nga, no? Sinasabi mo na minsan sa akin na antayin na lang o abangan na lang. Ano ibig sabihin nun? Abangan na lang yung ang alin, yung liligawan mo ba siya o ano ba? Kung ano mangyari. Yun, ang ganda ng sagot niya. So di ka nagsasalita lang patapos. Ayun ang gusto ko sa iyo. So di ka nagsalita ng hindi o mangyayari o hindi mangyayari. So, yeah. O yan. Basta kami, mag-antay na lang kami. Kung ano na lang yung
pagdating ng panahon. Kung kayo, kayo talaga. Para ano, wala tayong sisiyan sa dulo. Ayun, ang galing naman ni Kaling Abdan. Tama naman, no? Mahirap, mahirap naman sabihin mo na pinapaasa mo kami. Tapos, bandang huli, bigla ka nalang mag-give up. O kaya, di ba? So, masakit yun para sa mga nagmamahal sa inyo. So, marami talagang gustong maging kayo. Pero sabi mo nga, huwag pangunahan. Basta hanggat nandito yung love team natin, ano tayo, gagawin natin yung ating best para makapagbigay good vibes, yung kilig, at yun, makatulong din talaga. Okay, so isa na lang Kaling Abdan. So dahil nga, minsan lang nyo ako nasama doon sa isang shooting nyo, at sabi, marami nagsasabi na, yung nga daw, hingi daw ako ng sorry doon sa mama niya. Wala pala siyang papa, no? So sabi nga, bilang papa mo ako, tapos naging malapit na kayo ngayon ni Joy, at darating ba ang panahon na isa pa pagkakataon na makasama ako sa isa sa shooting nyo? Babalik naman yan siguro dito ng Kaling Abdan pag siguro mong ibang ano ulit eksena. So yun, wala na yung Frank, pero wala ang na, wala na. Ang paparamdam ko para sa eksena yan, yung bang bilang totoong tatay, parang yun naman, kasi wala pala siyang kinagisnan o habang lumalaki siya, wala siyang tatay na nakakasama niya. So wala alo sa kanya, no? Kasi kilala naman kita, tahimik ka lang. So ngayon, yung ugali, iba niya, gustuhan mo ba yun? Oo naman, mabait kasi si Joy. Talagang, ano din, hindi ko pa siya masyadong ano, nakukuha kung ano yung talagang yung kulit niya, yung pagiging madaldal niya, hindi ko pa nakikita eh. Kasi parang nagkakaano pa, hiyaan pa kami. Okay. Minsan ba, di mo na naramdaman na, minsan may inis ka din sa kanya, sa sobrang kulit? Wala hindi naman. Hindi nakikita yung kulit niya. Pero hindi naman siguro nakakainis yun. Bagay naman siguro kay Joy yung pagiging makulit. Kasi masiyahi naman siya. Kaya, ano naman. Ikaw mismo, hindi ka nakaramdam na nakulitan ka sa kanya? Hindi pa naman. Sa tagal ko siya nakakilala, hindi pa naman. Nung nagsimula kayo mag-shooting, so lagi bang magaan ang loob mo sa kanya at lagi ka nakatawa? So normal talaga yun na? Oo naman. Okay. At siya naman, sa pakiramdam mo, ganun din siya, masaya din siya pagkasama kanya. Hindi ko... Yung nakikita namin, parang ganun na nga. Ganun na din. Oo, magaan din ang loob niya sa'yo. Sa nakikita namin. Sabi naman, may ano naman, nagiging komportable na rin siyang kasama ako pag nag-vlog. At okay naman daw, masaya naman din daw siya. Hindi... Ayun, baka masaya naman siya. Sa madaling salita, malaki ang tiwala sa'yo. Oo nga, pati ang mama niya, kaya salamat sa tiwala sa buong Kalinga. Ayan, so masasabi ko dyan, mapapayo ko sa'yan. Mapapayo ko sa'yo bilang anak. So huwag mong sirain ang tiwala ng mama niya at siya mismo. Para, kasi mahirap pag mayroon siyang nakita o naramdaman sa'yo na hindi ka nais-nais. Baka mamaya, bandang huli, iiwas. So ingatan mo. So, ingatan mo. Ayun, mailang si Joyce. Oo, ingatan mo. So hindi totoo na ang mga sige, sama natin mga basher na ikaw daw babaero. Pakisagot lang. Wala, hindi naman nila ako kilala, nakikita ano lang nakikita nila. Nadadamit pa nga yung yun nga yung kapatid ni Jack. Oo, nababasa ko nga. Hindi naman yun. Hindi naman dapat. Hindi naman dapat natin na damay nila. Di tsaka kilala naman kita. Kaya, bahala sila kung gano'ng iniisip. Hindi naman ako babaero kasi hindi ko naman niligawan din yung isa kong tama, o, tama. Hindi naman naging kami. Oo, pangalawa, pag mayroon ka ng shoota ngayon, siguro naman, tanong ko lang na di naman siguro may shoota ka pang iba o niligawan mo pang iba. Di naman siguro gano'n. Hindi naman. O, pero tayo, ako pag may shoota, isa lang naman. Isa lang talaga. So, isang ano natin, no? Ang ating... paniniwala. Kasi pangit naman yung naging kayo, tapos may iba na di niya alam na may suta ka pa iba. So, di naman tayo ganun. Tsaka naman din. Kaya nga ako nagpakatotoo, sinabi ko yung totoo, kahit na maraming nagalit, maraming nasaktan. Pero sinabi ko rin yung katotohanan, kaysa naman magloko ako, sinungaling sa harap nila, di ba? Tama naman, no? So, ngayon, yung sinabi mo na sa isang mong partner na ano yung hanggang doon lang, so, nagpakatotoo ka. Oh, diba? Hindi naman naging kayo. Tayo niloko. Wala naman, okay. Ayun, mga Kaling Abdan. So, Kaling Abdan, salamat. No? So, maganda yung ating napag-usapan bilang mag-ama. At gusto naman nila na ako minsan mag-interview sa'yo kasi daritsahan tayo. At ikaw naman, nagsasalita ka ng daritsahan din. Nagsasalita ka ng, nagsasabi ka ng totoo. So, salamat, Kaling Abdan. So, meron tayong 15 minutes. Thank you, Kaling Abdan. So, ayun, nagdala po siya ng ano, yung po, lulutuin po ni adobo, ni ano, ni... Kapronde.
At ito po, nasa bahay po para po ay magsama. Pagbanding-banding kami ngayon ni Kaling Abdan. Thank you, Kaling Abdan, ha, na tayo ay magkasama. So, oh, ikaw namang mag-ano, Abel? Mag-vlog. Mag-vlog. Sige, thank you. Ayan po, salamat po mga Kaling Abdan. Bye-bye. God bless po sa inyong lahat. Mm-hmm.